Hello everyone, welcome back ulit dito sa aking channel. My name is Dario Tangop, also known as Forest Vlogs here dito sa YouTube. And sa mga bagong tagapanood, kung hindi po kayo nakakalam, ako po ay nagbibigay ng mga tips and updates about sa pag-manage ng inyong sariling store. So I share real life experience, no, kung paano ko hinandle, paano ko ginawa, anong mga tips, anong mga strategies ang ini-employ ko dito sa store para magiging kahit paano lumaki yung aming tindahan. But before anything else, no, sa mga old viewers and watchers, mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, especially mga OFW, mula sa Middle East, Europe, Asia, and dun sa US, thank you so much guys for always supporting my YouTube channel. Though bihira lang ako makapag-upload kasi sa totoo lang guys, I'm so busy talaga kasi wala nga yung pambantay namin sa gabi. So actually ngayon is 2 PM, naghihintay ako sa kapatid ko, shout out kung saan ka man, punta ka na, charot. Nasa bahay pa siya guys, no, so syempre may mga anak pa siya. Pumupunta siya dito mga hapon, Friday, Saturday, Sunday, para palitan ako at ako yung makapagpahinga. So yun yung pinakapahinga ko, yung hapon hanggang gabi. So pagkagising ko ng gabi, kinabukasan ako yung panggabi hanggang kinabukasan. Kasi guys, sayang talaga yung benta namin pag walang gabi. So mas malaki kasi minsan ang benta sa gabi sa totoo lang. So yun lang, no? So update ko lang sa aking mga viewers, sa mga nagtatanong. Meron kasing question na... Ligo? Manghang? Oo, yan na lang, alam ko. Parang walang ligong manghang. Ano lang yata yung kaya? Ano yun nandiyan? Walang ligo. Okay, tala na. 555. Masarap din to. Medyo matamis-tamis. Okay na yan. Umaulam lang. Hot din naman to. Ako, nag-ulam nga lang ako ng ano, Baguio beans. Wala eh. Ay, may pera ka. Hindi ka makapag-isip ng ulamin. Masa totoo lang. Kaya nga, ano. Wala namang malutuang maayos kasi. Kaya nga. So yun nga guys, no, sa mga nagtatanong, may nagtanong si Ars Everything, shout out sa iyo Ars, kung paano ko magpresyo kung kasama yung tawag nito, 12% na ba at ika yung patong natin. Okay, maganda yung question niya actually guys, no, kasi actually yung sister ko din dito, kasi di ba may tindahan kami sa Caloocan, tinuruan ko rin siya nito about dito kasi nagtaka siya nung unang order niya sa URC Distributor Network. Sabi niya, mura naman pala, blah blah blah, mura lang yung greatest, mura lang. So, hindi niya napansin na yung resibo pala, it is, yung nasa taas is VAT exclusive. Wala pa yung ano nun, wala pa yung VAT sa mismong presyo. So, ibig sabihin, wala pa siyang 12%. Ganito kasi guys, no, so pagkuha mo ng VAT, yung presyo na yun, itatimes mo siya sa 1.12. Okay, yung 1.12, yung lalabas nun, yun yung parang pinakapuhunan niya together with the VAT. Okay, ngayon naman, magpapatong ka ngayon nun ng markup kung magkano yung markup na gusto mo. Like for example, 10% of that that price, dun ka na, yun na yung magiging base mo sa puhunan. Kasi yung VAT kasi guys, kahit na hindi yung nagre-reflect sa taas, di ba, VAT exclusive nga, no? Sa baba nun, nandun yung VAT, babayaran mo pa rin siya nun, tototalin mo pa rin siya nun yung pinakapuhunan ng items at the same time yung VAT na 12%. So, may dalawang klase kasi may sa presyo na binili natin, may VAT exclusive at then may VAT inclusive. Kung sinabi nila na VAT inclusive yung presyo na yon, for example, 107, kasama na din yung VAT, ibig sabihin, hindi mo na itatime sa 1.12. Pero kung hindi pa kasali yung VAT nun, dadagdagan mo pa siya ng 1.12. Okay, ito times siya sa 1.12 kasi 12% nga yung parang value added tax. Ngayon naman, paano ka magpresyo nun? Kukunin mo yon, kasi di ba binayaran natin yung VAT na yun. Idadagdag naman natin yun, yung markup natin. Okay, sa sari-sari-sari, for example, nagmamarkup pa ng 10%. Doon naman sa total nun, yung puhunan plus yung VAT na 12% and at the same time, i-divide mo siya ngayon nang kung ilang percent, ay itatimes mo siya ngayon kung ilang percent ang gusto mong tubo. For example, 100 times 0.10 is 110 na siya, no? Magiging 110. So,
yun na rin yung pinakapuhunan mo. Okay? So yun ours everything. Yun po yung sagot sa question mo kung paano ka mag-compute ng puhunan. Kasi kung magbe-base ka guys, for example, ganito yung nangyari. But exclusive yung binili mo. Okay? Pero binayaran mo pa rin naman talaga yung VAT nun sa ilalim. Bayad pa rin naman yung VAT nun. Ngayon, kung doon ka nagbe-base sa pagkuha ng presyo doon sa taas, yun sa mismong pinaka-base price niya, parang mangyayari, malulugi ka. Okay? Bakit ka malulugi? Kasi 12% yun eh, na binayaran mo pero hindi mo pinatong sa item. So, parang ang nangyayari, ikaw nag-shoulder nun sa 10% or sa 12% na VAT. Na supposed to be ay ano mo pa rin yun, ipapasa sa selling price mo sa customer. Okay, gina-gets nyo guys? Medyo magulo ba? Basta gito nang tandaan nyo guys, no? Usually kasi, may mga agent or mga, kunyari yun, mga pure gold, usually yan, mga grocery, usually VAT inclusive na siya. So, ibig sabihin, sa presyo na yun, kasama na yung VAT. Okay? Pero may mga brand na hindi pa kagaya nung sa amin nga is yung URC. URC Distributor Network, no? So, pagka bigay nila ng presyo mo sa taas, items, then blah blah blah, yung presyo dito. Yun dito, ano pa yun? Wala pang VAT nun. Tapos, itototal mo pa yun. Sa ilalim, matototal nun yung base price niya at saka yung VAT, which is 12%. Pero mostly, kasama sa mga grocery stores na binibilhan natin, kasama na yung VAT. Kaya hindi ka na masyado mag-worry kung VAT exclusive ba siya or VAT exclusive. Kasi sa mga binibilhan nga natin grocery, usually kasama na dun yung VAT na binabayad natin. So, simply na lang, parang yung presyo na yun, i-divide mo na lang kung ilan yung graso ng item na yun. Then, saka mo patungan ng kung ilang percent ang gusto mong ipatong as markup naman para tumubo ka sa iyong tindahan. Tapos, yun lang. Yun lang ang tatanong ko doon. Okay, tanongin mo agent, ano yung presyo nyo? Kasama na ba yung VAT or hindi pa kasama yung... Kasi may mga tindahan na nagkakamali dyan guys. Ano yun, Ben? Lighter. May mga nagkakamali. So, pag nagkamali kayo, akala nyo na sobrang mura yung item. Alam, mababa pa masyado. Pero yun pala, hindi siya, walang kasamang VAT yun. At pag walang kasamang VAT yun, pero sa totoo lang, babayaran nyo rin naman yung VAT sa kasama sa binayaran yung lahat ng deliver. Sa total yun na deliver, hindi mo makukuha appropriately or yung exact na gusto mong ipatong. For example, 10% ka lang nagpatong pero 12% yung VAT. Hindi ka nagpatong ng 12%, okay? Lugi ka pa ng 2% kung ano, parang i-layman's term mo siya. Tama? For example, ang dumi ng kukukukui, sorry. Okay, lugi ka pa ng 2%. Sino mag-shoulder ng lugi ng 2%? Siyempre, ikaw. So, kung careless ka, okay, so pag sinabi natin careless, no, grabe naman ang usulta, grabe natin si careless belt ko, careless. Kumbaga, kung hindi ka madetalyado, hindi mo tinanong na, but exclusive and but inclusive yung... yung delivery mo, yung item na yun, yung brand na yun. So, malulugi ka nang hindi mo inakala. Akala mo na mababa lang yung buha mo sa item na yun. Yun pala, hindi kasama yung VAT. Okay? So, remember guys na yung VAT kasi, kumbaga yung value added tax na yun, which is 12%. Yun yung ano... Yun magiging ano natin, babayaran din natin yun. Mayroong VAT in and VAT out, pero hindi ko muna yun i-discuss kasi para yun sa taxation kasi natin, no? So, meron naman kasing percentage taxation, hindi yung VAT. Okay? So, yun lang guys. I hope na you learned something. Medyo magulo ba akong paliwanag o paulit-ulit. Gusto ko kasi siyang maintindihan kasi actually, isa yan sa sikreto ko din na pagka may agent akong kausap, tinatanong ko talaga kung ano yung presyo na to, kasama na ba yung VAT or hindi pa kasama yung VAT. Okay? So, kung kasama na yung VAT sa presyo na yun, magbe-base ka na agad dun for computation kung ilang percent ang patong. Pero kung hindi pa kasama dun yung VAT,
papatungan mo muna siya ng 12% or itatimbre siya sa 1.12 plus yun na rin yung magiging base mo. Then itatimbre mo ulit siya kung magkano yung discharge na patong mo sa iyong negosyo or sa iyong tindahan. I hope you learned something. Thank you so much. Ang dami na tao. Wait lang guys ha.